Magandang araw, buddy. O magandang gabi, magandang tanghali. Kung anong oras ka ba nanonood ngayong araw, impalad ka sapagkat nagbabahagi ako ng konting kaalaman tungkol sa criminology. Isa nga po pala akong criminology students na magbabahagi ng konting kaalaman sa inyo tungkol sa mga teorya ng criminology, introduction of criminology, sa different crime theories. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay ang biochemistry theory. Ano nga po ba ang biochemistry theory? Ito po ay ginawa ni Cesar Lombroso noong 1876 na kung saan ay naglalaman na ang isa daw kriminal ay merong na ang isa daw kriminal ay namamana ang kanyang criminal behavior sa kanyang mga ninuno. Paano nangyayari yan? Sinasabi dito sa biological theory o sa biochemistry theory na ang isa daw kriminal ay namamana niya ang kanyang criminal behavior sa kanyang mga ninuno. Kagaya nito. Halimbawa po ay ang iyong mga ninuno ay pumapatay ng tao o rapist o kapitbahay o anpaman ay maaari mo daw tumama na pagkat ito ay sinasabi sa teorya na to sa biochemistry theory na mamana raw ang isang katangian ng pagiging kriminal. Dito naman po sa biological theory o sa psychological po pala, psychological theory. Dito po ano, dito pumapasok yung pagiging psycho ng isang tao. Pag daw ang isang tao ay wala sa katinuan o wala sa taong pag-iisip, ay makakagawa daw po ito ng hindi magandang bagay. Kaya po sa mga kriminal dyan, kaya kayo po mga siraul, base po dito psychological theory. Pagkat na isang normal na tao daw po, hindi gagawa ang kabit-kabit ng isang krimen. Halimbawa po, eh, nakita nyo na nagkagalit kayo. Eh, sobrang galit nyo. Hindi na nung sinaksak. Hindi sabihin doon na hindi kompleto yung IQ nyo. Kasi base dito eh. Ang mga IQ doon ng mga hindi normal na tao ay 8 lang daw. Kumbaga, mababa ng 8 ng 80% sa matino. Sabihin, kung ikaw ay kriminal, eh baliw ka. Base dito sa teorya na to. Ngayon pong araw na to, ayun lang po ibabahagi ko sa inyo. Pero sa mga nais ko po na matuto tungkol sa criminology, kung ikaw ay criminology students o naghahanap ko ng board exam o magpapasok ko ng board exam, at tama-tama itong mga video na to. Kaya huwag mo kakalimutan mag-subscribe, so mag-like man lang. Mag-iwan man lang na isang like kung nagustuhan mo itong video na to. At huwag na rin kakalimutan i-share para naman matulong tayo. Pindutin mo na rin subscribe saka yung bell button upang lagi ka ma-notify sa aking mga pupost na video. Ay naman po at ngayong panahon na to, kaya po ako nagpost ng pili ng video. Dahil po gaya ng mga criminology students na online po, online lang po ang pag-aaral nyo. Nahihirapan sila na makisabay dahil hindi na face to face. Kaya po naisip ko na gumawa ng video ng mga teorya upang sa gayon kung may mga katanungan man sila. Pero kaya kong masasagot ko kahit o paano sa pamamagitan ng pag-post sa YouTube. Hingin naman po. At marami salamat po sa oras na ibinigay nyo. Stay safe po, mga buddy. Huwag mong kakalimutan magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay upang sa gayon hindi po tayo mahawakan ng COVID-19. Hingin naman po. Maraming salamat, buddy.